Welcome to Encourage Tarot 888. Paalala sa mga manonood, pwede mag-resonate sa iyo at pwede ring hindi. Piliin lamang ang akma sa iyong kwento. Salamat po. Hi Capricorn! Welcome, welcome! And this is your reading, okay? Give me the message for Capricorn, please. Two of Swords. Give me the message for Capricorn, please. Star. Give me the message for Capricorn, please. Give me the... Yeah. Give me the message. Okay. Okay. Nakikita ko dito, no? Meron ka dito nararanasan na napakabigat, no? Nagkakaroon ka dito ng trust issue. Hindi ka agad, hindi ka nagtitiwala sa mga tao agad, no? Kasi nakikita ko dito na merong gumugulo sa isipan mo, no? Meron nagpapabigat sa iyong kalooban. Nakakaramdam ka dito ng masakit na pangyayari. Guru, in the past, meron ka masakit na pangyayari na ang hirap-hirap alisan, okay? May trauma, stress, pagkabalisa, takot, okay? Yung nakikita ko dito, may takot. Hindi ka agad basta-basta nagtitiwala, no? Parang meron pa nga dito ang gusto ng tumanim din sa isip nito na gusto na niya mawala sa buhay, eh. Yung ganun ba? Yung nakikita ko dito. Pero, nasa isip mo lang to, no? Huwag ka mawala ng pag-asa kung sino ka man, okay? Kasi yung mga negative thoughts na pumapasok sa iyo, yan ay ano lang eh. Kumbaga, illusion na lang ba? Kumbaga, dyan ka sinisira, dyan ka dinadali para hindi ka magtuon sa tagumpay na gusto mo mangyari sa buhay. Meron ka ditong mararating, okay? Kasi narito ang star. Ito, taklubang ko lang. Okay, meron kang star dito. Meron kang, meron ka ditong pasensya na sa tunog, ano? Meron ka ditong healing na makakamit, okay? Lahat ng mga pangarap mo ay makakamit mo. Sinasabi lang dito na tanggalan mo to yung mga negative thoughts na pumapasok sa'yo. Kasi ito lang yung nagpapabigat sa iyo, eh. Ito lang yung kumukulong sa iyo upang hindi ka umusad sa pupuntahan mo, ano. Kung ibig sa pupuntahan niyo sa mga goal mo sa buhay, sa pangarap mo, kasi nakikitaan ko dito na nawawalan ka na rito ng pag-asa, okay? Sinasabi dito na huwag kang mawala ng pag-asa, no? Kailangan mong baguhin yung mindset mo, baguhin mo yung takbo ng pag-isip mo, kasi yung isip ng pagiging negatibo, yan lang yung kumukulong sa iyo para hindi ka magtuon sa direction o sa right path na para sa iyo, okay? Sinasabi din dito na tanggalin mo yung takot, tanggalin mo yung trauma, tanggalin mo yung kung ano man yung masakit na karanasan mo, no? Palayain mo yung sarili mo, okay? Yun yung sinasabi dito. It's time na palayain mo, no? Kasi meron ka ditong gabay. Ginagabayan ka dito. Tinutulungan ka ng gabay mo na maunawaan mo na lahat ng mga masasakit na nangyayari sa'yo ay andyan lamang siya. Binabantayan ka, okay? Nakikita ko rin dito, it's time to heal. Hinihil ka dito, eh. Hinihil mo yung masasakit na pangyayari mo. Masasakit na pangyayaring naranasan mo. Hindi man mabilis, pero... sinasabi dito na may healing process na mangyayari sa'yo, okay? Nakikita ko din dito ang transformation, ano? Babaguhin ka dito, ano? Kasi meron ka dito mga marireceive na biyaya, okay? Kumbaga, kung naghihirap ka man sa ngayon, just pray lamang, ano? Pagdasal mo lang kay God, okay? Na mawala yung takot, pagkabalisa, or kung ano man yung stress o trauma na nangyari sa yung masakit na nakaraan, or kung nararanasan mo yan ngayon, just pray at tatanggalin niya ni God, no? Okay? Meron ka ditong anghel na nagabay sa'yo, okay? Kasi, yan lang yung kumukulong sa'yo, eh. Yan yung gumagapo sa'yo, yung negative thoughts na kailangan mo tanggalan, okay?
Huwag ka matakot, okay? Yung sinasabi dito. Kasi ang takot ay nasa isip lamang, okay? Yung sinasabi dito. At meron ka ditong biyaya, takluban ko lang ha. Meron ka ditong blessing na mararating. Kung makikita mo, marami pa rin ditong ibon, no? Meron pa rin nagabay sa'yo, okay? Ginagabayan ka, kaya huwag kang mawawala ng pag-asa, okay? Yung sinasabi dito. May tanglaw ka, ginagabayan ka ng mga angels, ng mga diwa-diwata, o yun, know, meron mga nag-heal sa'yo dito, okay? Nakikita ko din dito ng transformation, okay? May pagbabagong parating sa'yo. Tanggalin mo yung takot, galit, kung ano man yung masakit na nangyari sa'yo, patawarin mo ang sarili mo, palayain mo ang sarili mo, at kung may mga taong gumawa ng masama sa'yo, patawarin mo sila nang sa ganun makalaya ka sa ganung emosyon, okay? Kasi ang pagpapatawad ay pagpapalaya, okay? Nakikita ko rin dito na ang pagtatagumpayan mo to, no? Kung ano man yung masasakit na nararanasan mo, magtatagumpay ka. Magkakaroon ka dito ng kalayaan para sa iyong sarili, okay? Nakikita ko dito na hindi man mabilis ay paunti-unti mo makikita ulit yung halaga mo. Paunti-unti mo makikita yung kung saan direction ka talaga. At paunti-unti mo makikita kung ano talaga ang gusto mong marating sa iyong buhay, okay? Nakikita ko rin dito na hindi ka natakot, hindi mawawala yung takot mo na sumugal muli, okay? Yan yung nakikita ko dito. At marami dito nakaantabay sa iyo, ano? Merong mga tao dito na handang tumulong sa iyo, okay? Yung nakikita ko. At meron dito na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Maybe your parents, your friends, okay? Na nasa paligid mo, okay? Na sinasabi dito na huwag kang matakot, huwag kang mawawala ng pag-asa. Go lang, fighting, okay? Yung sinasabi dito. Okay, tingnan lang natin dito kung meron parating sa iyong pag-ibig. Ano bang trauma mo? Ano bang takot mo? Tanggalin mo yan, ha? Okay, yung sinasabi ko, tanggalin mo yan. Ang takot ay nasa isip lamang, okay? Give me the message for Capricorn. Give me the message for Capricorn. Ayan. Okay, cassette. Outdating thinking, condition, replaying events over in your head. So, ibig sabihin, meron ditong paulit-ulit na pumapasok sa isip mo, or meron tao dito na paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ikaw, okay? Yun lamang yun dito. Meron sobrang pag-iisip. Siguro, ikaw din to, sobrang pag-iisip, okay? Kasi, tinan mo, makikita mo dito, plus ka, ano man tawag dito, yung mga tinik-tinik sa otak ko, sa ulo-ulo. May mga kuryente pa. Ibig sabihin, magulo yung isip, madami siyang iniisip. Magulo. Okay? At tapos lumabas pa rin ito, overthinking, yung thinking, isip na isip, wala naman nangyayari, kaya bawas-bawasan ng pag-isip. Kung alam mo naman yung nangisip ka ng isip, kung wala ka naman nakikitang sagot, eh, relax mo muna yung mind mo, okay? Mag-try ka naman ng bagong pagkakaabalahan, habi ba, para yung isip mo ay magkaroon ng pagkakalibangan, hindi ka nakatuon dun sa nagpapasakit sa iyong kaisipan, okay? Magkaroon ka dito ng panibagong hobby, okay? Nang magkaroon ka dito ng kapayapaan, okay? Kumbaga, libangin mo yung isip mo. Okay, camera. Meron dito nag-iisip, no? Siguro ikaw nasaktan ka sa pag-ibig, no? Nan nilinlang ka, okay? Magkaroon ka dito ng manipulate. Minamanipula kang controlling, mga ganyan na nagpasakit sa'yo, no? Meron dito ang tao, no, na inaalala ka, okay, na iisip ka niya palagi, ano. Pero sinasabi din dito na kailangan mo nang matuto sa nakaraan. Learn from the past, okay? Kung ano man yung mga masasakit na nangyari sa iyo, let it go muna, no, kasi past na yan. Hindi ka na yan mapanghawakan. Ngayon, sinasabi dito na gumawa ka ng panibagong magandang memories, no, na pagtutuunan mo ng pagpansin ba, okay? Magawa ka dito ng panibagong memories, okay? Panibagong perception para sa iyong sarili, at magkaroon ka dito ng ano, ng pag-aalaga sa iyong sarili, okay? Give me the message for Capricorn, please. Abundance, okay? Meron parating sa iyong biyaya, okay? Blessings, no? Kasi meron ka ditong hinihiling, lumabas din si star sa iyo, okay? Start, nakluban ko lang kasi naka-bold siya, naka-time, ano, ni YouTube, okay? Ito, nakikita ko dito, abundance, meron parating. Kailangan lang sinasabi dito na magiging positibo, no? Kumbaga yung negative thoughts mo,
baguhin mo in positive mindset, okay? Kailangan mong humiling ka sa naayon sa kagustuhan mo, kung ano ba talaga yung gusto mo, kung ano ba talaga yung gusto mong marating, i-manifest mo yan, okay? Kasi matutupad kung ano man yung hinihiling mo, okay? Ito yung sinasabi dito. At sinasabi din dito, kahit maliit o malaking biyaya na natatanggap mo, ipagpasalamat mo yun, okay? Yun yung sinasabi dito. Laging maging thankful ka, okay? Para mas maraming biyayang dumating sa'yo, okay? Kasi pinaka malaking biyaya na rin yung masabi natin na positibo ang pananaw natin sa buhay, isang malaking biyaya na rin yun, isang abundance yun para sa atin na hindi yun mananakaw ng ibang tao, okay? Give me the message for Capricorn. Ayan, wedding ring, okay? Humihiling ka ng kasal or something na pagbabago sa yung love life, no? Meron darating, no? May darating sa yung partnership, commitment, and completion, and union, okay? Meron pagtatagpo dito, may mag-aayos ng lahat, may manunuyo, okay? At nakikitaan ko dito na merong partnership na parating sa'yo, okay? Give me the message. Ay, dalawa. Ayan, dragonfly. Be light-hearted, finding out is coming to light at adapt, change, and heal. Okay, sinasabi dito, no, na merong pagbabago mangyayari sa'yo. Kumbaga, lahat ng mga madidilim na nangyayari sa'yo in the past, ay magkakaroon na yan ng kaliwanagan para sa'yo, no? Magkakaroon ka dito ng maybe spiritual awakening at nauunawaan mo na yung sitwasyon mo, okay? Kailangan mo lang magpatawad sa yung sarili, patawarin mo kung ano man yung mga masasakit nangyari sa'yo, patawarin, i-accept, at kung may mga tao mang gumawa ng hindi maganda sa'yo, patawarin silang lahat, okay? Nang sa ganun, magkakaroon ka dito ng panibagong mindset, panibagong ano, kasi mawawala na yung agam-agam sa puso't isipan mo once na ikaw ay nagpatawad. Ang sarap kaya sa pakiramdam pag wala ka nang iniisip na kung ano pa man, okay? Ito, nakikita ko dito. Palm tree, okay? Magkakaroon ka dito ng stability, security, and growth, okay? And flexibility. Kumbaga, lahat ng mga nangyari sa iyong nakaraan, meron yung kapalit na maganda, okay? Yun yung sinasabi to. Ayan, utal na ako. Yan sinasabi dito, ano? Ano man yung masakit na nangyari sa iyo in the past, yan ay test lang para sa iyo, no? Okay? Pero meron ditong talagang promising na in the end, ikaw ay magiging masaya, abundance, at malaking pagbabago. Magkakaroon ka dito ng kaliwanagan at security, at magkakaroon ka dito ng stability para sa iyong sarili at sa iyong minamahal. Okay? Tingnan natin kung anong parating pang sign sa iyo. Okay, number 5 and number 3, maybe 35 or 53 kung sino man dito, no? Then nakikita ko dito ng letter D, letter V, as in victory, okay? Yung nakikita ko. Meron ditong true, ever, okay? O see, lumabas din ng ring, okay? May ring na parating sa'yo, then lumabas din ditong engagement ring, okay? Confirmation, merong kasal na magaganap. Mahal ka ng taong ito. Ayun, ito yung sabi niya sa'yo. I love you. Ikaw yung mahal niya, okay? Meron din dito na kiss, okay? Means affection, kissable, okay? Charming, loving, passionate, okay? Passionate itong taong ito sa'yo. Then, nakikita ko din dito ang flowers is personal growth, ano? Personal growth para sa iyong sarili. Kumbaga, dito na baguhin mo na yung mindset mo, okay? Change, time to change, okay? Ever, ito yung lumabas, ever. Then, tingnan natin pa. 888, okay, confirmation. 888 means abundance, no? Pero pakitingnan mo din sa Google search kung anong angel message sa'yo. Kasi meron ka ditong angel, oh. Ayan, nakita mo ba? May angel ka dito. Meron siyang angel message sa'yo. Pakitingnan lamang sa Google search kung ano mensahe para sa'yo, okay? Then, titingnan natin to. Anong kasunod? Restaurant, maybe may-ari ito ng restaurant, o baka naman ikaw, or baka naman nagtatrabaho ka sa restaurant, o pwede magkita kayo sa restaurant, o okay? Matured ng taong parating sa'yo, okay? Then, passion, I said kanina, passion, very passionate ang taong ko sa'yo, okay? Ayan. True love. True love, then I love. Lumabas yun ng I love. So, in confirmation,
may pagmamahalan, okay? Kumbaga siguro dito nalinlang ka siguro dito, no? Meron dito magbaba, oh, I'm sorry, so kilala mo na tong tao na ito, mahihingi na sorry sa'yo, okay? Kumbaga kung dati, siguro dati, paano-ano siya, ngayon magkakaroon ng pagbabago sa pagbabalik niya, matured na siya, darating siya, very serious na tong tao na to, okay? At nakikita ko dito, player, okay? Player, maybe atlete pong taong ito, or baka naman naging player ito dati, or ito na yung sign, okay? Yun lamang po. Thank you for watching and love and peace.